Siguro, alam na alam mo na na mas mura talagang mag-build ng sarili mong PC kaysa sa mga pre-built or ipapa-assemble mo pa. Kung may time ka mag-build, edi why not, di ba? Kasi in these modern times, knowing how to build a PC is a life skill. Also, magbibuild at magbibuild ka ba din ulit, di ba? Lalo na pagka mag-upgrade ka, or outdated na yung specs mo, or worst case, nasira na talaga yung PC mo. Tuturuan ka namin! Mag-build step by step ng PC mo for office works or light gaming, or in other words namin, kamumu gaming. Alright! Nasa around 17k to 22k ang price ng ganitong build. And sa mga first time lang mag-build, huwag kayong matatakot. Kaya nga kayo nandito eh. Without further ado, let's get right into building! Okay guys, bago tayo mag-assemble ng computer, dapat ready na ang mga tools natin like screwdriver, tray para sa mga tornilyo, and cutter. Mas maganda kung static-free ang workbench na paggagamitan natin para sa atin at sa computer. In my case, naka-anti-static wrist strap ako na nakakabit sa grounded metal. Kailangan kasi natin ma-prevent ang electrostatic discharge. Ito kasi yung nagda-damage sa mga maliliit na components natin. Speaking of this wrist strap, this video is sponsored by iFixit. iFixit is a complete kit for... Charot lang! Di ba tayo sponsor? Nangangarap lang. So ilabas na natin ang pambansang motherboard. Gigabyte A320M S2H. Bakit pambansa? Kasi mura ang presyo at sakto for office works sa madaling sabi, entry-level chipset siya, kaya bili na kayo. Charot lang. Since wala tayong anti-static mat at non-conductive naman ang motherboard box, gamitin natin siyang patungan for test bench. So next step, kunin na natin yung processor. This is the Ryzen 5 3400G. Ito ang top dog ng AMD Ryzen 2nd Gen desktop processors with Radeon Vega graphics. So, itaas na natin ang CPU retention lever. Una, push it down, slide it sideways, and up. Okay? Hawakan natin sa magkabilang gilid ang CPU at hanapin kung nasa ang sulok yung pin 01 indicator. I-align sa CPU socket kung saan andon yung indicator na arrow din. Ilagay mo na ang CPU sa socket nang walang kapwersa-pwersa. Make sure na pasok lahat ng pins at dikit na dikit yung PCB doon sa socket. Tapos, ibalik na natin pababa yung retention lever. Medyo may mararamdaman kang resistance sa pagbaba ng lever. Pero normal lang yun. Huwag ka matakot. Na matulog mag-isa, kasama mo naman ako. Mabilis mag-generate ng heat ang CPU. Tapos doon na siya bababa ng performance. And then eventually, may sira na siya. So kailangan nito ng tapunan ng init and tagapagbigay ng lamig. So ito ang CPU cooler na libre sa AMD Ryzen CPUs. Most Ryzen CPUs ay may kasama ng CPU cooler. And this one is the RateSpire Thermal Solution. May pre-applied na siyang thermal compound, kaya maganda. Pero sa gilid ka lang hawak ha, if walang pre-applied, usually may kasama siyang thermal paste like this. Then, lalagyan mo lang siya ng mga ganitong kadami. Make sure lang na hindi siya mag-overflow. For this type of cooler, hindi natin kailangan itong dalawang bracket. So, tatanggalin natin sila. I suggest na i-place itong cooler sa ganitong position dahil ayoko matakpan yung clearance ng memory slots. Then, i-tighten na natin yung screws in a criss-cross pattern. Pero sa simula, huwag muna natin i-tighten yung screws all the way down. Basta kumapit lang ng konti, then libat na tayo sa kabilang screw para even ang paglapat niya. Pagkatapos, huwag kalimutang i-plug in sa fan header. Para malinis ang tignan, ikaw lang bahala mag-experiment kung saan mo siya papadaanin. May dalawang RAM slots ang A320M motherboard and I'd prefer to put the single stick Abexir 8GB DDR4 memory sa mas malayong slot sa CPU. Kasi gusto ko lang. Bakit ba? I-open muna natin yung locks at i-line up yung ngipin ng RAM. Kita mo naman eh. And yung maraming ngipin oh, sa konting ngipin. Then press down sa magkabilang dulo hanggang mag-lock in na siya. So para ma-maximize niyo yung gaming performance, I suggest na mag-dual channel memory kayo. Di mo na kailangan i-lock kasi kusa na siyang mag-lock. So basically, ang gagawin natin ngayon is a test bench. Bago natin ilagay sa case, kailangan muna nating malaman kung gumagana ba lahat ng components na nandito sa system natin.
Para sa SSD naman, pwedeng itong Lexar NS100 256GB SSD ang gamitin nyo. Since mura siya and maganda yung performance, storage performance niya. Ngayon lang. Hindi ka matanggal. So, kunin natin yung included SATA cable sa motherboard box! What? Gamitin. Kahit anong end ay pwede mong i-plug in sa SSD and vice versa. Itong cable na to ang responsible sa data transfer. So yung other end ay ipa-plug in natin sa SATA port sa motherboard. If M.2 type ng SSD ang nabili nyo, dito nyo siya ilalagay. Tanggalin mo muna yung screw na naka-install and at a certain angle, ilagay mo siya, ipasok mo. Press it down and screw it again. Pero hindi sa atin yung M.2 SSD na yan kasi medyo mahal yan at for tutorial purposes lang, kaya tatanggalin ko na siya ulit. So para mabigyan natin siya ng power, kailangan natin ng power supply. Magbigay ng power, power supply. Diba? Tama naman, diba? O yun, nalagyan natin ito, pa-plugin natin yung thermal take 500 watt power supply. Alright. Originally, yung mga sinaunang motherboard, 20 pin lang ang kailangan nila. For backwards compatibility, iniwan nila yung 20 pin at pwede ka mag-add ng another 4 pin. So, ipa-plug in ko siya dito sa 24 pin socket all the way down. At ganun din ang CPU power connector. Yung dati, 4 pin lang, pero ngayon, may additional 4 pin na ulit. Then, i-plug in na natin yung CPU power connector sa CPU socket. So, ang next na susupply natin ay itong SATA SSD. I-connect lang natin itong SATA power connector na mayroong L-shape, i-line up mo, and idikit. So, yan, pwede na natin siya i-boot. Display na lang ang kulang. So, in case na mag-install din kayo ng GPU, dito nyo siya ikakabit. Bago nyo siya ikabit, i-unlock nyo muna siya by pressing it down, and isalpak nyo na yung GPU kung saan na siya maglalock. So, sa GPU mo na ipa-plug in ang display cable mo. Pwedeng HDMI yan or DisplayPort. At syempre, huwag nyo kakalimutan yung PCIe power connector ng GPU. Pero hiram lang natin yung GPU na yan at hindi yan kasama sa build natin, kaya ibabalik natin yan sa HDMI port sa motherboard. So, huwag nyo din kalimutan yung power cable sa power supply at isaksak sa voltage regulator or ABR. So, tapos na ang ating test bench setup. Ang kailangan natin ay ang monitor para sa display. Di naman kailangan ng ROG, pero para number one, what? Ilagay natin sticker. Medyo ka lang. So, yun. And kailangan din natin ng handy-dandy keyboard. Ipa-plugin natin yung USB ng keyboard sa USB port, kahit sa ang USB port dito. And isa-short natin yung power switch pin dito sa front panel header. Kung di nyo alam kung ano ang itatap, always refer to your instruction manual. So, itatap na natin yung positive and negative ng power switch pins. Alright? O, ito na. Ang lahat ng bagay ay bagay. Eto! Para makita natin yung pose. BIOS. Yes! So, pagka nag-boot na siya, bilisan niyong pindutin tong F2 button. Pindutin, tanta rin yung ganun, no? Hanggang sa lumabas na tong BIOS setup. And then, dyan natin matcha-check kung detected ba lahat ng components natin. So, nandito tayo ngayon sa classic mode. Para maging easy mode siya, press F2. And dyan natin makikita na nandito na nga yung Ryzen 5 3400G with Radeon Vega graphics. Since wala tayong GPU, ayun yung display natin. And ito yung RAM na nakasaksak sa DIMM B1 8GB single stick. And yung SSD natin na Lexar NS100. Okay na lahat. Hindi na lahat. So, na-check na nga ng system natin na lahat ng components ay na-detect niya. Lahat ng components ay konektado at ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Alas 12 na, tuloy na tayo. Pwede natin tuloy bukas eh. At least, alam natin kung magana na. Di ba? One more thing! Para patayin to. Di ba doon ulit sa power switch kanina? Tap and hold for a certain seconds. Patay na siya. See you in 1 second. Hello, good morning! We're back again and dahil tapos na ang test bench natin, pwede na natin siyang ilagay dito sa case. And this case is InPlay Win02. This is a micro ATX case and saktong-sakto tong micro ATX board natin sa loob nito. Kung mapansin nyo, wala siyang fan sa loob. So, ulalagay natin siya ng dalawang system fan sa harap. And pagkatapos natin ilagay yung motherboard sa loob, ilalagay natin yung isa pang exhaust fan sa likod. So, para ma-access natin tong front panel, kailangan muna natin buksan tong side panel. So, tanggalin natin yung hand-tighten screws. Pwede natin
kamay lang. Kung hindi naman, pwede kayong gumamit ng screwdriver ulit. Pero usually, yung ibang mga side panel na ganito is wala silang socket or screwdriver. And then, itong screws, lagyan natin dito sa tray. And then, sa gilid, screws. Screws ulit. Ayan, slide. And then, ma-access na natin yung front panel. Higa muna natin siya para madali. So, nakikita nyo itong mga to. So, i-squeeze lang natin yung mga snaps and push it forward. And mag-ingat kayo dahil baka mahatak niyo yung mga wires at baka masira yung front panel natin. So, dahan-dahan lang and ayan. So, ayan, na-access na natin yung front panel. So, malalagyan natin siya ng system pans. So, for this build, ang gagawin natin is intake sa harap and exhaust sa likod. Ganun yung magiging airflow natin. So, yung case pans na to, this is a 120mm case pan. Makikita, usually yung mga ganitong pans ay mayroong indication kung saan siya mag-rotate and saan yung airflow niya. So, kabit na natin siya. Actually, dalawa sila. So, for this pan, kailangan natin ng KB510 screws. And ganito yung itsura niya. Kasama na sa case. Pero pagka bumalik kayo ng mga ganitong pans, usually may kasama din silang ganito. So, balik na rin natin. So, make sure na tama yung airflow nyo. And kung walang indicator, pwede kayong mag-base sa curve ng pans kung paano siya iikot. And then, kung napansin nyo yung wiring, nire-ready ko na siya para madali siya ipasok dito mamaya for cable management. And then, ipasok na natin yung screws. As usual, criss-cross pattern. And huwag kayong matatakot na nadudurog niya yung plastic dahil ganun talaga yung ginagawa niya itong screw na to. And then, ganun din sa second pan. Then, ibalik na natin yung front panel. Dahan-dahan, ipasok yung wire sa may taas na butas. And then, in-line up mo lang yung mga snaps. And, boop! Kailangan tumunog siya ng ganyan. Then, for cable management purposes, ilagay natin siya sa likod. And mamaya natin siya aasikasuhin. So, ready na tayong ilagay siya sa case. Pero, before that, tanggalin muna natin yung mga connections from the power supply. Dahil nga, test bench tayo kanina. Pero di na natin tatanggalin yung mga install natin ng mga RAM and CPU. Okay na yan dyan. So for this case, dahil sobrang cute na ito, yung SSD, yung placement niya nasa likod ng motherboard. So kailangan mo natin ilagay SSD. Pero yung SSD, kailangan ng power supply. So yung power supply, lalagay mo natin dito sa taas, and then yung SSD, and then yung motherboard. Hindi usual yung ganitong order, pwedeng mauna yung motherboard. Depende sa case yan. So, balik na lang ulit. Sa akin naharap. Lagay ang power supply. Ipwesta natin siya. So, itong screws para sa power supply na mayroong hexagonal head. And, i-screws na natin siya. Okay, mag-asawa kay Chris Cross ha. Kagin yung gagawin to. So, ilabas natin lahat ng cables ng power supply. And, shoot natin doon sa taas na butas. So, dito natin isasalpak yung SSD, pero before that, lalagay muna natin ng SATA cable and SATA power connector. So, dito natin siya ilalagay, and yung screws ay nandun sa other side. So, screw nyo lang ulit, criss-cross method, alright. Meron din palang placement dito sa loob, dito banda sa baba, pero di ko siya dito nilagay kasi tingin ko masagawa siyang tignan at papangit yung cable management natin. So, bago ko makalimutan, huwag nyo din kakalimutan na ilagay muna yung I.O. shield sa likod ng case. Kasi usually, nalalagay mo na yung motherboard, tapos wala pa pala yung I.O. shield. So, tatanggalin mo na naman. So, nakikita mo to. Lalayin up mo lang ganyan para sa representation niya. And then, ilalagay na natin sa likod ng case. Kung nalilito kayo, pwede nyo siyang i-align dito sa loob. Dahan-dahan. Para alam nyo yung representation ng ilalagay nyo yung I.O. shield. Alright? Balik. Dahan-dahan. So kung nasan yung mga labels, ayun yung nakaharap palabas ng case. Ililinya mo sa butas and lock it in place by applying force sa apat na sulok. Be very careful kasi matalas yung shield. Pero masarap sa feeling pag nalagay mo na, lalo na pag tumunog. So di ba napansin nyo din na pagka inuna natin yung motherboard bago yung SSD, hindi natin siya may screw sa likod. And pagka maglalagay na kayo ng motherboard, check nyo muna yung mga stand-offs kung may kulang pa ba or may sobra. So, dahil sa case natin, I think may kulang. Ito yung may stand-off, ito yung wala. So, ito yung spare stand-off at nilagay na natin siya dito. And another one. So, kunin na natin yung motherboard, hawakan sa may CPU cooler,
at i-align ng dahan-dahan sa stand ops at ipasok sa IO shield. Ayan. Tapos, kailangan na natin ng M3 screws. So, yan. Lagyan na natin lahat ng M3 screws. At alam nyo kung anong method? Criss-cross. And make sure na straight yung position ng screwdriver nyo. At saka na natin ilagay ang exhaust fan. And make sure ulit na tama yung airflow nyo. And then, pagkatapos nyan, yung Molex cable ay ilabas na din natin dito sa may taas. Ngayon, ang favorite part natin ay ang pagpa-plug-in ng front panel header. Most boards ay may indications na nakalagay sa motherboard. Pero kung nalilito ko pa din, you can always visit your motherboard instruction manual. Para malinis ang wiring, sa likod natin papadaanin lahat yan. Pero kung gusto mo sa harap, bahala ka. Kung nalilito pa din kayo, nakikita nyo tong arrow indicator, yan yung positive. So, unahin natin yung power switch. Positive. Power LED. For this motherboard, ang magkakaparehas na polarity ay yung power switch, power LED, at HD LED. Itong reset switch lang ang naka-negative-positive. Kailangan lang natin i-match ang wire assignment and pin assignment. Easy! Next, itong audio module ay i-coconnect natin dito sa front panel audio header. I-match lang natin kung saan yung may bungi, and ayan, para lang siya nagpustiso. This USB header naman will provide us 2 front USB ports. Punan mo lang ang puwang sa buhay ko, Diyos! And easy! Pwede na din natin i-organize ng konti itong mga cables sa likod. So, isaksak natin itong 24-pin ng dahan-dahan lang para magkaroon tayo ng power. And make sure na magkiklik siya. CPU power connector naman, ganyan lang, pasok mo, click, and easy! At huwag natin kalimutan ulit ikabit ang SATA cable ng SSD dito sa motherboard. At yung final na lalagyan natin ng supply ay yung dalawang fan sa harap at yung isa sa likod. So ito yung tsura ng Molex cables, male and female yan. Pwede nyo silang paghiwalay or kabit-kabitin, depende sa inyo. And yun, cable management na! Yay! Dito, kanya-kanyang diskarte na tayo. Kahit hindi kita tong mga cables sa likod, maganda pa din na i-manage natin tong mga cables na to. Magandang habit to para sa mga future bills nyo. Lalo na pagka may RGB pa ilaw ka na. Hindi ka malilito. Kailangan mo na ng twist ties or cable ties para ma-hold mo sila in place. If satisfied ka na, sara mo na! Usually, dito talaga nagtatagal ang lahat. So, take your time and depende yan sa OCD level mo. So, for this build, we're going to use a Windows 10 OS. So, para magawa natin yon, kailangan natin gumawa ng bootable USB drive. Bootable USB drive, para tayo gagawa ng ganon, kailangan natin ng Windows Media Creation Tool. So, pagka nagawa mo na, lagay mo na dito, and ayusin natin yung boot priority settings sa BIOS. So, boot na natin! Ganda! Grabe, may pa-RGB pa tayo. Pati yung ROM, oh. May bago, hindi may sunog. Then, sira, smash the F2 button. So, sa BIOS, iset lang natin yung boot option priority sa USB natin. Tapos, save and exit. Then, mag-restart na siya. After ma-install ang OS and initial setup, mag-Windows update muna ako, saka ako i-download yung mga latest drivers sa manufacturer's website. Pero parang alam ko na yung problema mo. Paano ko gagawin yun? Eh, wala pa nga akong desktop. Eh, distorbin mo muna yung tropa mong may PC sandali. Damay mo na din yung latest BIOS update ng motherboard mo. Para matest natin fully ang system, pwede kayo mag-download ng mga benchmarking tools like Cinebench R20, Unigen Heaven Benchmark. Dito, makikita nyo kung may thermal issues ba, stable ba, or mababa yung performance sa advertised clock rates. Ito kasi underrated step eh, na madalas na i-skip when it comes to PC building. So yun, pagtapos na lahat, huwag mong kakalimutan na iset ulit yung boot option priority sa SSD mo. Kasi baka mamaya mag-install ko ulit ng Windows. Bili ka na din ng official license kinong Windows para hindi limited ang paggamit mo sa OS mo. O nga pala guys, mag-ingat kayo sa mga sobrang murang Windows license keys online. Kasi di natin alam, bigla-bigla na lang sila nagmumura. What? Kasi bigla-bigla nag-expire yung mga yun eh. Tsaka hindi natin alam sa nila kinukuha, OEM keys ba or sa mga universities. Well, anyway, huwag natin kalimutang, ano to, takpan natin yan mamaya. Oh, may natutunan ka ba? O nag-enjoy ka lang? Basta tandaan mo lang, nalalakasan naman ang loob mo, pero huwag mo nga kalimutan yung mga safety precautions, safety first pare. And always take your time,
dahil hindi naman to marathon. At ang pinaka-importante, mag-subscribe ka na. Enable notifications so you won't miss another episode. Thank you for watching, guys. And ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Happy Bonong Week, ha? GG. Safety first nga pala. Inyo ako natularan. Safety first. Bagay. Magkaugnay.